Hello guys, check test 1, 2. Ay, sumabra po ta. Okay. Perfect. Okay, mag-unbox tayo ngayon ng tactical holster for Taurus. Sa mga naghahanap lang to ng ano, ng mga budget type, budget meal na tactical holster. So, ayan siya. 492. Para sa ating issue na TS9 na Taurus. Well, alam naman natin na sobrang hirap pa ang hanap ng holster, low carry, para dito sa TS9. Meron namang nabibili doon kay Tactica sa FB page na Tactica. Kaya lang medyo pricey pa eh. Around 3,000 yata yun. Pero kung gusto nyo ng ano, low budget, sa Lazada may makikita kayo. Tulad nga na itong na order natin. Bibigay ko sa inyo yung link mamaya. Makikita nyo dito. Hindi nyo masyadong makita. Yan. So, unbox natin. Teka lang. Bumili nga pala ako ng unang ano, low carry. Ito yung pang Glock. Glock 17. Well, eventually, hindi talaga kinaya. Kaya huwag mo talaga ipipilit kung hindi para sa'yo. Nasira lang yung ano niya. Nila pinaka-holster niya dito. Sobrang sikat kasi medyo mataba tong TS9 natin. So, pero itong binili natin na to, pwede siyang i-mount dito. Well, ito pala, pag bumili ka ng low carry na ganito, na pang Glock, around 700. Tapos, ito naman, 450 something, ganun. Naging 492 lang kasi kasama yung shipping fee. So, buksan natin. Safety first. Kasi galing China yan eh. Buksan natin. Unboxing 101 with Shell TV. Ay, para sa mga ano to, sa mga tropang may issue na Taurus, pwede rin naman siya sa Canic kasi nakalagay dito universal tapos adjustable. Ayan. Ayan siya. Pwede ka mamili kung right-handed o left-handed. So, pinili natin right-handed. Ayan siya. Ganyan yung itsura niya. Unbox natin. Sige, i-adjust natin. Tingnan natin kung magkakasya. Wow! So, ako nga pala, may kasama na siyang ano. Ito. Ano ba ito? Kung ano man ito. Yan, pang adjust yan. Ating kalat. Tapos, ayun nga, ayun. Meron siya na ganito. Tornilyuhan. Mount. Para doon sa low carry natin. Pero ito, kasama na yun sa, ano niya, sa belt niya. Pwede mo siyang ilagay sa belt mo. Ano ba to? Hindi natin alam kung paano. So, una, syempre, ipipit muna natin siya sa ating TS9. Ito nga pala, meron din siyang lock. O, diba? Pang ano lang ba? Pang compliance lang natin. Yun,
So, kasya naman siya, i-adjust lang natin siya dito para pumasok. Ito yung pinaka-lock niya. Pero pasok siya, tol. Pasok siya. Adjust lang natin. Tapos, pwede na siyang ilagay dito. So, adjust lang muna natin para mapakita ko sa inyo na pumapasok. So, ito yung overall na itsura niya. Matigas siya na ano, na plastic. Okay. I-adjust lang muna natin. I-adjust ko muna, tapos balikan ko kayo maya-maya. Much, much, much later. Well, okay guys, ito na. So, after natin tanggalin to, yung belt loop niya, belt clip, tatlong tornilyo, gagawa tayo ng konting adjustments pa. Well, so, sobrang minor lang naman. Nakikita niyo ba ito? Yan. Kanina kasi, sarado yan. Yan. Yan ang nakakabit dyan. Yan. So, ikakat nyo lang yan. Kay matakot mag-cut. Okay lang yan. Maliit na part lang naman yan. Kakat nyo yan. Tatanggalin nyo yan. Tsaka itong nasa loob na to. Yan, kung nakikita nyo. Ito yan. Andito yan sa loob. Ayan yung sumasangga sa trigger guard natin ng Taurus. Kasi ang problema sa Taurus natin, sa TS9 na issue natin, is napakalaki ng trigger guard. Kaya walang halos mag-fit na mga tactical holster na nabibili natin. So, papakita ko naman sa inyo, babaklasin ko to, kung paano nyo siya ikakat. Manipis na plastic lang naman to, pwede nyo gupitin. So, kailangan nyo lang na ito lang yan, dalawang tornilyo. Tanggalin nyo lang to. Yan. Tsaka ito. Fully adjustable siya, kaya walang problema. Ito nga palang adjustment na to. Ito yung tutulak para dito sa lower part ng FA natin dito. Yan. Para mas mahigpit. So, pag nabuksan nyo na, yan siya. Tanggalin nyo lang tong lock mechanism. Tapos ganito yan. 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 Yan pala. Yan siya nakakabit. Cut nyo na yan. Huwag kayo matakot dyan para mag-cash yung trigger guard natin. Tapos ito. Dito yan. Tanggalin nyo na rin yan. Kasi yan ang ito ang unang-unang sasangga sa trigger guard natin. Ito yung pangalawa na nandito. Sasangga siya kasi dito, hindi siya papasok. Yan. Okay, matakot. 450 lang yan. Batch 450 lang yan. Ikat mo na yung ikakat. Yan. Pag naikat nyo na yan, bahala na kayo kung paano nyo kikinisin yan. Ako, ginamit ko kutsilyo lang. Kaskasin mo lang. Tapos ibalik mo na siya. Balik mo siya. Tapos ganyan. Tapos yung dalawang tornilyo natin, kabit nyo na ulit dito. Yan. Tapos itong isa. Huwag kayong matakot mag-experiment kasi mura lang naman yan. Tsaka nga sabi ko sa inyo, fully adjustable siya. Pwede nyo luwagan. Ayon sa gusto nyo.
na siya. Nga pala, kasha to. Kasha to dito sa binili natin unang lockery na holster. Ayan. Pwede nyo na siyang i-mount dito. Tapos ito yung trigger guard natin. Trigger lock. Pakita ko na yun, papasok na. Maglalock na yan. O, diba? Yan kasi, kailangan nyo i-cut yan. Sobrang tabaan yan para makapasok yung trigger guard ng ano natin, ng Taurus natin. Kasi ito, pwede nyo i-adjust to, itulak to, para mas mamigpit dito. Hindi siya malalaglag. Naglalock na siya. Tapos ito yung lock mechanism natin. Lock. Unlock. Gutin. Yan. So ngayon, medyo masikip pa kasi bago pa, di ba? Pero pag nasanay na yan, tuloy-tuloy na yan, madali na hugutin. Mas importante, naglalock siya. O, di ba? Meron na tayong tactical low carry holster para sa Taurus natin. Ayos, di ba? So, magkano to? 450. Kung ayaw mo mag-low carry, tas ito lang gagamitin mo. Okay. Pero may mabibili ka rin na low carry na ano ba tawag natin dito? Adapter. Yan. May mabibili ka rin na merong ganitong socket para pwede mo siyang iikot-ikot. Yung sa kabatch ko, merong ganun eh. Kaya lang bereta sa kanya. Kung kanip yung baril nyo, hindi nyo na kailangan ikat to. Tsaka yung nasa loob. Kasi, yung sa kanik, manipis lang yung trigger guard nila. Kaya wala ka nang gagawing minor adjustments. And kung nasisikipan kayo, medyo masikip pa eh. Adjust nyo lang dito. Yan. Luwagan nyo lang to. Pero wag naman yung masyadong muslim-muslim. Pati tulugan nyo yan. Okay lang yan. Kahit nga tanggalin nyo na to, okay lang to eh. Kahit wala yan eh. Mas madali siyang hugutin. Hindi siya malalaglag. Ayos ba? Meron ka ng tactical low carry holster para sa ating issue na TS-90. So, 450 sa Lazada. Ipakita ko sa inyo yung link para makabili kayo, para makatipid kayo. Hindi nyo kailangan bumili ng Kydex, Cytac. Kasi kaparehong kapareho lang na itsura nyo yan. Branded lang yun. Branded yun. Tamo, sabi nga nito, common holster lang. Diba? Literal. Adapt to most pistols. Sa kanik, di mo na kailangan mag-adjust o mag-cut ng maliliit na parts. I assure you. Maganda tong holster na to. Okay siya. Para sa mga gustong medyo tactical look na holster. Para sa TS9. Sa mga problemado dyan sa TS9 nila, sa yung iba, karamihan ang ginagamit yung tela na ano lang eh. Na low carry. Parang yung gamit ko ngayon. Pero ito maganda na. Fully adjustable. Okay. Sa mga may Taurus TS na dyan, sana nakatulong ako. Diba? Kakabit ko na ito mamaya. Dito. Imamount ko to dito. Pala, hindi nyo nakikita. Sorry. Yan. Okay. Yan ang ating unboxing ng ating tactical common holster. Universal holster. Dalawang sizes pala to. Ah. May mabibili ka na small tsaka big. Itong pinili ko small. Kasi hindi ako sigurado kung gaano kalaki yung big na nandun sa pagpipilian. Pero okay naman siya. Angas, di ba? Tumutunog na yung holster mo.
naglalak siya. Na, hindi naman nasagwa, na nag-cut ka. Hindi siya halata. Kasi pag nasa hita mo na yan, hindi na yan halata. Okay ba? Para sa mga Taurus, TS9 na issue. Okay. Thanks. Kalimutan mag-subscribe. Bye. Oo nga pala guys, kapag mag-aayos kayo ng FA nyo ha, siguruhin nyo na nakatanggal yung mga magazine nyo. Para iwas disgrasya tayo. Na huwag kayong magkalikot ng baril nyo na may nakasaksak na magazine dyan. Mahirap na. Lalo na kung nasa bahay kayo. Tsaka siguraduhin nyo na i-cut nyo maraming beses hanggat maaari. Siguraduhin nyo walang laman. Okay? Safety tips. Ingat lagi sa duty. Nang walang niya, puyat na ako. Pero para sa inyo. Sige na, babay na.